Good morning mga kapatid. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radyo 5 and 1PH. The palace denies rumors circulating online that a nationwide lockdown will be imposed to further combat the COVID-19 threat here in the Philippines. In the circulating message, the nationwide lockdown is said to take place next week, advising the public to stock food enough for at least 2 weeks as public wet markets will be closed. But presidential spokesman Salvador Panelo said it's absolutely not true. The secretary also asked everyone not to fall for misinformation and false news. The Philippine National Police also denied the alleged nationwide lockdown. In Twitter, PNP said the attached letter of the Malacanang to the Senate and Congress made the fake message look legitimate, but it's not. The Quezon City government is under fire after 3 COVID-positive patients were sent home due to supposed lack of hospital facilities. But the local government insists the hospitals just follow the health department's directive. In a statement, the Quezon City government cites a DOH memorandum which indicates that PUIs and COVID-19 positive patients with mild symptoms and are non-elderly are advised to be sent home. City Mayor Joy Belmonte earlier expressed concern over the reports, noting that the 3 patients belong to urban poor families. The local government says it has started implementing extreme enhanced community quarantine on the concerned residences where the patients will be strictly monitored by uniformed personnel. Over 100 curfew violators were arrested in Quezon City overnight. Earlier this week, 2 barangays in the city were placed under extreme enhanced community quarantine. Carlo Castillo, kamusta dyan? Jovi, mahigit 100 katao na sinasabing pasaway ang pinagdadampot ng mga tauhan ng QCPD Station 6 sa nakalipas na magdamag. Lahat sila nilabag umano ang curfew at enhanced community quarantine na direktiba ng ating gobyerno. Halos mapuno ng mga tao ang harapan at parking space ng QCPD Station 6 kaninang madaling araw. Nakaupo ang mga ito sa sahig na may tag-iisang metro na agwat sa bawat isa. Nasa 120 katao at 15 menor de edad na nagmula sa 6 na barangay sa Batasan area ang inimbitahan sa presinto matapos maaktuhang pag-alagala sa mga lansangan habang 10 oras ng gabi. 8 PM to 5 AM ang ipinatutupad na curfew dito sa Quezon City na malaking bahagi umano ng enhanced community quarantine ng pamahalaan. Karamihan sa kanilang palusot, Jovi, ay bibili lang daw ng sigarilyo o alak na inabutan na ng mga otoridad. Pero ibang klase ang naging dahilan ng isang residente na nadampot na si Nerissa Rufino na halatang lasing. Hindi raw kasi siya dapat sumunod sa curfew dahil hindi siya ordinaryong tao at hindi rin daw siya tinatabla ng sakit na coronavirus. Jovi, matapos ngang pagsabihan ay pinauwi rin ang mga pasaway pero giit ang otoridad ay simula mamayang alas 8 ng gabi ay magiging seryoso na sila at nangakong dadamputin at kakasuhan ng sinumang maaabutan sa kalsada. Bumuo na rin ang QCPD ng Task Force Disiplina, kamay na bakal sa kalsada na siyang manguna sa mahigpit na pagpapatupad ng curfew na malaking bahagi ng enhanced community quarantine dito sa Lungsod Quezon simula mamayang gabi. Jovi? Carlo, interesting na ginamit mo yung word na inimbitahan, ano, dahil yun yung kanilang term sa ngayon sa pagdaladyaan ng mga tao na lumalabag. Pero mamaya, ano, officially, kapag ginawa nila ulit nila yan, ay kakasuhan na sila. Ano yung mga eksaktong kaso na pwede isampas sa mga ito? Tama ka dyan, Jovi. Yung mga dinampot kagabi ay inimbitahan lamang. At mariin nga sinabi ng mga tauhan ng Quezon City Police District Station 6 na simula mayang gabi ay dadamputin at aarestuhin na sila. Aarestuhin na sila at kakasuhan sila ng city ordinance na curfew. Ito ay merong penalty, ano?
na kung hindi ako nagkakamali ay kailangan nila ng community service para hindi sila makulong ng 30 to 60 days. Jovi? Carlo, we appreciate na meron task force disiplina, ano? Pwede bang malaman kung ano yung composition nitong task force na ito at kung sino-sino yung bubuo dyan? Actually, kagabi, Jovi, nakita natin, ano, napasadahan natin yung sasakyan ng mga barangay, pinagsanib na puwersa yan ng barangay at tauhan ng QCPD dahil binabanggit nga ng mga barangay tanod na hindi naman daw pwedeng sila lamang dahil armado lang sila ng mga parang batuta, ano, kailangan nila ng mga medyo may armadong puwersa ng gobyerno. So pinagsanib na puwersa ito ng barangay at PNP. Kagabi ay nakita na natin yung sasakyan. Actually, bagong ano to eh, parang meron silang malaking sticker sa gilid na nakalagay nga yung task force disiplina, kamay na bakal sa kalsada. Para nang sa gayon ay ito na yung kumbaga lead agency, ito na yung mangunguna sa seryosong pagdampot sa mga makikita sa kalsada simula mamayang alas 8 ng gabi. Jovi. Carlo, interesting din yung sinabi mong kwento kanina nung manong ano, na sinasabi niya, pakiramdam niya hindi naman sa tatablan. Alam mo, may mga ganyan tayong kababayan nga parang pakiramdam nila ay invincible sila or lalabas sila kasi hindi dahil sa may mga pangangailangan sila, kundi pakiramdam nila ay wala silang, parang walang talab sa kanila itong virus na ito. So, paano ba kinausap ng otoridad dyan yung manong na yon? Ito ba'y pinaliwanagan man lang? Actually, Jovi, ito'y isang babae, si Nerissa Rufino. Sa mga sa 10 na kausap natin kagabi, ang mga palusot nila, siguro siyam dito, Jovi, ang mga palusot nila ay inabutan lang daw ng mga otoridad na nag-iikot habang bibili na sigarilyo o alak. Pero itong si Nerissa ay talagang nakatambay daw sa labas, ano, at medyo halatang-halatang lasing. At yun nga, yung binabanggit niya na hindi siya tinatablan nung COVID-19 na virus. Pero kani-kanina, ay pinaliwanagan siya rito ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Pinahupa muna yung kanyang kalasingan, ano? At pinainom ng tubig at binigyan ng mainit na sabaw. At pagkatapos doon, bago pa uwiin, ay pinaliwanagan siya doon sa kinilalabag niyang curfew at kung ano yung maari niyang kaharapin. At ang masakit na katotohanan dyan, Jovi, ay may asawa at anak pa ito na nasa bahay lamang. At siya mismo yung nagiging masamang halimbawa sa paglabag sa naturang batas, Jovi. Okay, maraming salamat, Carlo Castillo. Meanwhile, three people involved in selling overpriced alcohol and quote-unquote COVID-19 medicines were arrested yesterday. Quezon City PNP conducted the entrapment operation and the arrest of a suspect in Barangay Doña Josefa who sold overpriced unlabeled bottles of alcohol at 175 pesos per liter. While in Navotas, a father and son were caught red-handed for selling items online which they claim to be COVID-19 medicine. To this date po, ano mga kapatid, there is no cure for the coronavirus disease. The authorities reminded the public anew to report similar cases to the DTI and their hotline 1384 to address the spread of profiteering. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Zobi Francisco. We are One News.